Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang reigning rookie of the year, Victor Wembanyama, ay nagkaroon ng very dominant rookie season. Arguably the best defender sa buong NBA as a rookie at sasamaan mo pa nga ito ng solid skill set sa opensa. Talagang matchup problem nga ito mga kaibigan. Kung may isang problema man nga si Wemby last season bukod nga sa typical rookie mistakes, ito nga ay ang kanyang payat na katawan. Last season ay pumasok siya na may timbang na 210 pounds. Subalit ngayong season, si Wemby ay listed na as 235 pounds. That is 25 pounds mga kaibigan na inangat niya ngayong off-season. Napakataas nga niyan given na halos isang buwan lang nga ang kanyang pahinga dahil sa Olympics. Kung ikukumpara mo ito kay Giannis na pumasok sa liga na may timbang na 196 pounds, ngayon nga ay 242 pounds na ang listed weight nito. Subalit hindi ganito kabilis ang kanyang pag-angat ng timbang. 2013 ay 196 pounds si Giannis. 2015-2016 NBA season ay 220 pounds na siya. Halos 3 taon nga ang kinailangan ni Giannis bago siya magpalaki ng katawan talaga. Sa paglaki nga ng katawan ni Giannis ay nagawa niyang maging bully sa pinta. Subalit na iba nga ang kanyang shooting form dahil sa paglaki ng kanyang braso. Subalit isang bagay na nakakamangha kay Giannis ay ang pag-maintain niya ng kanyang bilis kahit na bumigat siya. At ito nga ang mga bagay na kaabang-abang kay Wemby ngayong season. Bukod sa pag-angat ng timbang, ngayon nga ay kasama na niya si Chris Paul na tiyak na mapapasahan siya kapag nalibre siya. Ayon din kay Devin Vassell ay nakakatakot nga daw para sa buong liga ang development ni Wemby ngayon. So makikita nga natin mga kaibigan kung ito na ba ang season kung saan makakagawa ng All-Star appearance si Victor Wembanyama and at the same time ay makapasok sila sa Western Conference Playoffs kung saan talagang agawan ito ng pwesto dahil halos lahat ng team ay malakas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Klay Thompson. Kanina nga ay humarap siya sa media ng Dallas Mavericks suot ang full Mavericks gear at ang jersey number 31. Sinabi niya dito na kakaiba nga daw ang galing ni Lucas sa mga pick and roll. Probably the best nga daw na nakita niya. Babagay nga daw siya dito dahil sa atensyon na dala nito sa opensa. Kapag nalibre nga daw siya ay tiyak na ipapasok niya ito. Ang preseason na ito ang pinakamahalaga sa kanyang NBA career ayon kay Klay Thompson. Bagay na bagay din umano ang kanyang laro sa roster na ito ng Mavs. Lalo na nga daw sa perimeter scoring aspect, mabibigyan niya nga daw ang opensa ng panibagong dimension. Yun nga daw ang rason kung bakit siya andito in the first place. Ang lapit na nga daw ng team na ito sa championship at gusto niyang tulungan sila na makabalik dito. At mag-e-ensayo nga daw siya ng maigi upang makabalik sila sa NBA Finals. Sinabi niya din na sobrang laking bagay nga daw na naniniwala sa kanya ang kanyang mga kakampi at coaches at ang buong organization ng Mavs. Isang bagay na inisip ng madami bilang patama sa Warriors na tila ba nawalan ng kumpiyansa sa kanya at hindi siya handang bigyan ng max deal kahit na tinulungan niya ito na mag-uwi ng 4 na championship. So ayun nga po mga kaibigan, excited na din nga talaga si Klay sa panibagong simula na ito at ang kagandahan nga nito para sa kanya ay napunta din siya sa isang team kung saan may kakayahan din na manalo ng championship. Sa palagay nyo ba ay kaya ng Dallas Mavericks na maging number 1 seed sa Western Conference ngayong season?